experience ko po sa mga clients ko na tinuruan ko ng QuickBooks Desktop, pagkatapos ng mga ilang buwan ng operation, nagkakaroon na ng negative sa inventory nila. Kung mag-generate tayo ng inventory report sa ating QuickBooks ngayon, inventory, kunwari itong stock status by item, sa akin po dito, may yung date ko ng pag-generate ko nito. Kung makikita po ninyo yung aking report, meron mga negative. Halos ganyan po ang itsura ng mga clients ko pagkatapos silang gumamit or pagkatapos silang matuto gumamit ng QuickBooks at ginamit nila sa operations. Nagkakaroon ng mga ganitong negative sa ating inventory kasi minsan sa sobrang busy, hindi ma-input yung mga stocked in o yung received inventory with bill o yung mga na-PO nila galing sa supplier. Minsan, nahuhuli. Minsan, minamaya muna hanggang sa nakalimutan na. Tapos, dun palang i-record yung stock in o yung PO with bill para ma-replenish yung stocks. Ngayon po, kung mapapansin ninyo, nagkaroon ng negative yung ating report dito sa inventory dahil pagtansak din natin sa ating invoice, close ko muna itong report. Tulad nito. Dito sa create invoice, pagpili ko ng item, tapos nag-warning na si QuickBooks na walang inventory para ibenta, pero nakita mo dun sa tindahan ninyo o sa warehouse ninyo na meron pa, dumating pala yung PO o yung bill pero hindi nyo na-record sa QuickBooks, kaya si QuickBooks wala po siyang balance na maibibigay kasi hindi nyo na-record yung stock in. Ngayon na nagmamadali kayo dahil busy kayo, in-okay nyo lang ito at nagpatuloy. Kaya pag save nyo nito, dagdag po ito sa inyong negative sa inyong inventory. Balik tayo sa reports. Inventory. Stock status by item. Ngayon po, kung nagamit nyo ang QuickBooks na ito at nilagyan nyo ng napakaraming inventory type na mga items, hindi natin masasabi baka maraming negative. Kung alam niyo na marami kayong negative sa inyong inventory at gusto niyo yung masala na puro negative lang ang makikita ninyo para makita ninyo kung gaano nakadami ang mga negative items, meron po tayong report sa QuickBooks na ang ipapakita lang po niya lahat ng mga nag-negative na items. Kasi po kung makikita ninyo sa ating inventory ngayon, magkahalo yung mga positive at negative ng mga items. Kaya gagawa tayo ng report para sa mga negative lang. Para ma-focus ninyo yung mga items kung bakit nag-negative sila. Dito sa report din natin, meron din tayong option na hide zero quantity on hand. Pag i-click nyo yan, lahat ng zero mawawala. Kaya makikita ninyo kung monte yung ating items, ibig sabihin lahat ng zero quantity, hindi niya isasama. Umpisahan na natin mag-generate ng report para sa ating mga negative quantities sa inventory type na ating mga item. Close natin to. Makikita natin ang report na ito dito sa reports, tapos inventory, tapos negative inventory listing. Pag-click nyo po nito, ipapakita niya lahat ng negative as of May 22. Kung makikita ninyo, wala po tayong date range na filter. Ito pong report na ito ay kung anong araw kayong gumawa ng report na ito, yun po yung lalabas o yun po yung isaset niya na date. Ang date ko po ngayon is May 22 kaya May 22 po yung gagawin niyang report. Kaya bukas kung gagawa kayo ng report, May 23 po ang lalabas dito. Hindi po kayong pwede mag-generate ng report sa negative inventory listing kahapon o kunwari mga dumaan na araw, hindi po pwede. Yung present po palagi. Kaya dito po niyo makikita yung lahat ng negative sa inyong inventory. Kaya madali niyo ma-focus kung bakit naging negative. I-click niyo lang to by zooming at bibigyan na kayo ng transaction detail kung bakit naging negative. Na-explain ko na rin po sa inyo
Itong running balance na report na ito sa ating inventory valuation detail. Invoice, palabas. Bill, papasok. Invoice, out. Stock out. Sales receipt, stock out. Out, out. Bill to replenish stocks. Kaya makikita nyo dito bakit naging negative yung stock ninyo on hand. Ibig sabihin, ito yung bill natin na 756 lahat at panay bawas tayo. Nag-replenish tayo at di pa rin enough. Noong May 26. Malaki pa rin ang mga na-out natin compare sa ating mga na-replenish. Malaking tulong po itong negative inventory listing para makita nyo lahat kung ano na mga negative inventory sa inyong business. Ulitin ko po para maiwasan ang mga negative sa ating mga items, ugaliin po natin i-record ang mga PO natin at pag-receive nito sa ating QuickBooks. Kahit gaano po kayo kabusy, i-record nyo po. Para po ang ating mga items, meron laging quantity o meron laging balance para ibenta. Kung masyadong busy din at nakapag-transa kayo, i-consider po ninyo yung mga warning ni QuickBooks. Kunwari, lumabas ng warning na ito, huwag nyo muna kayo magpatuloy at i-record ninyo yung mga PO na bills na dumating para magka-replenish po yung mga stocks ninyo at maiwasan ang mga negative. Pangat po kasi tingnan kung merong negative yung ating business. Pwede kasing nawala, nanakawan, o nasira. Kaya merong negative. Nagkaroon ng shortage. Kaya po subukan ninyo ang reports na negative inventory listing. Baka marami na kayong negative sa inyong mga inventory items. Yan sa QuickBooks ninyo. Kung wala po, very good po. Ibig sabihin, na-record nyo lahat ng mga transaction ninyo from PO to bill hanggang sa pagbenta. Responsible user po. Kaya ganun lang po ang way para makita natin yung mga negative natin kasi hindi naman maiiwasan na sa sobrang busy, hindi na natin ma-record or kunwari mangangako tayo sa sarili natin na i-record natin yon yung PO natin tapos sa sobrang busy nakalimutan din hanggang sa pagbenta, nag-message na si QuickBooks na wala ng balance para magbenta. Tulad nito, hindi natin kinukonsider. Importante mo ma-practice natin na kailangan mo na mag-replenish para magbenta.